Congratulations, Luna. Maraming salamat, sir. Okay. Ano ang pakiramdam na may mga ganitong blessing na dumadating? Siyempre, ang pakiramdam, parang minsan parang tinatanong mo din sarili mo kung talagang deserve mo ba ito. Thank you, Lord. Kasi syempre, hindi ka naman din kasi, alam mo, tao, minsan may mga pagkakamali tayo, pero alam mo, binibigyan pa rin tayo ni God ng ganitong blessings. Thank you so much. Ako na-overwhelmed and forever ako maging grateful talaga sa kay God na always there siya, andyan. Kasi totoo talaga yan na yung pag huwag kang mag-worry talaga sa buhay mo kasi God will always provide. Hindi lang sa financial, sa emotional, lahat ng pinag-worry mo sa buhay, He will provide. Okay. Melay, isa kayo yung family mo, isa kayo sa mga unang tumulong sa Taal. Oo, salamat po. Anong bilang nanay, yung maaga mong minumulat yung mga anak mo sa charity na sa pagtulong sa kapwa? Oo. Actually, kami naman, parang hindi rin naman namin parang goal na parang patulungin talaga sila para maaga. Parang nangyari lang kasi sa pamilya namin, ano ginagawa namin mag-asawa, yun din yung ginagawa ng mga anak namin. So, tapos siyempre ginagaya tayo ng mga anak namin. Gusto nilang tumulong, so go, tulong. Binibigyan din namin sila ng mga roles na kailangan nilang gawin para feeling nila ba, kung ano sila, kaya na nila, independent na din sila in their own. So, importante talaga yun na bata pa lang, mamulat na sila sa ganun para hindi sila mag-question, hindi sila magtanong, bakit kailangan tumulong, mga ganun. Kasi pinaramdam mo na nature na sa pamilya nyo ng ganun eh. So, hindi na sila mahirapan. Okay. Maraming nakakamiss kay Ma'am si Jolene. Oh, yes. Saan ba siya? Tsaka kailan siya babalik? Actually, sumasayo siya ng Chuba Chosha. Kaya lang, doon si Ma'am si Jules, na kasi ang family nila talagang, ito lang talaga first time nila magkaroon ng family vacation, yung grande na family vacation sa ibang bansa. Okay. So ito sinulit lang ng family nila, Team Escueta, and gusto talaga pangarap ni Ma'am si Jules na makita ni Pele at ni Vika yung mga snow, yung mga... At pangarap, ghost, family ghost din nila yun, nila Kuya Mark. So, yung sinulit nila ang vacation, and dito naman kami ni Ma'am Shikras, inaalalayan ang show, at sa tulong naman nila Ma'am si Jody, Ma'am si Dimples, Ma'am si Bianca, and Ma'am si Christine Reyes, mapapanood nyo yan, na very, very always welcome kapag kailangan namin ng tulong nila. Kasi to share ng mga iba't ibang thoughts ng mga iba't ibang Ma'am si. So, maraming salamat sa mga Ma'am si na available din pag hingin namin ng tulong sa magandang buhay. Gaano ba katagal mawawala si Ma'am si Julina? Next week, nandiyan na si Ma'am si Jules. Ngayong Thursday, live na live via satellite, nandiyan na si Julina Magdangal Escueta. Sa lahat naman nakamiss sa kanya. Masaya ngayon si Carla sa personal niyang buhay. Inspire niyo. Bilang kaibigan niya, ano masasabi mo doon? Kung masaya siya, sobrang saya din ako sa kanya. Sobrang saya ako kung saan siya man siya ngayon. Kasi, siyempre, minsan kasi ang pag-ibig talaga lahat tayo ang dumadaloy sa ating pag-ibig. Kaya dito tayo nag-i-interview para sa mga mahal natin sa buhay dahil sa pag-ibig. Yun ang sobrang deserve ni Ma'am Shikars kasi sa buhay niya talaga, alam mo yung parang lagi na lang yung inaalay sa family niya, lagi selfless siya, puro na lang siya trabaho para sa pamilya. This time, talagang sarili na naman niya ang kanyang. Oo. So ngayon, happy siya. Silang dalawa ni Jam. Sobrang bait ni Jam. Kung may pasalubong siya, mayroon din kami mga flowers, chocolate. Nakakaya. Ano na lang yung reaction mo? Siyempre yung matawag din yan. Ang sasabihin niya, baka gamitin lang sa Ma'am Shikars. Ano na? Baka? Diba? Yung iba, sasabihin niya, baka gamitin lang sa Ma'am Shikars. Ay! Alam mo yung may judgment na agad na gano'n. Ano yung magsasabi mo pa yun? Kami pa lang mismo, kami pa lang unang-unang ang mag-judge, di ba? Kami, mga kaibigan, ano kami? Tanga, mag-ganan lang, support. Siyempre, makikita namin, si Jam ay talagang tao na hindi mo makikitaan ng gano'n kasi negosyante, businessman, at galing sa talagang magandang pamilya na maayos na pamilya. Huwag natin siyang i-judge kasi mabait-bait talaga si Jam. Gusto ko ipagtanggol si Jam sa ganun ba kasi nakilala namin siya. Kahit na in-assured ko, makikita mo naman ang tao din eh. And talaga nakikita namin na pure ang pagmamahal, genuine ang pagmamahal niya kay Ma'am Shikras. Kasi yun yung isa pa, hindi mo genuine ang pagmamahal ibibigay doon. Talagang didilatan ka lang na mata noon. Okay. So genuine talaga. Tingin mo may usapang kasalan eh? Ayoko pangunahan yung usapang kasalan, pero kung kami ang tatanungin, excited kami sa mangyayari sa kanila. I'm sure nasa kanilang dalawa yon, and kung ano man mangyayari sa kanilang relationship, andito kami to support. Very kind artist na yung sagot. Kamusta po ang Valentine's ngayon? Ngayong February, I'm sure na yung Valentine's ngayong February ay talagang umaadobo connection. Kasi bakit? Yung Valentine's ko last year kasi medyo shaky yon.
yun yung mga times na ayoko na lang magsalita, pero nirespect naman ako ng mga press. Thank you so much sa inyo. Kasi para nagkaroon kami ng shaky problem ng asawa ko. Pero ngayon, getting stronger kami, thank you Lord. Hindi ko naman masasabi na wala kami shaky na ma-experience the next year. Pero sinasure ko na ano mong mangyari, doon pipiliin namin ang isa't isa kaysa sa problems. May mga nagpabago pa ba pagdating ng dati boyfriend, girlfriend, ngayon kasal? May nagbago ba dun sa relationship? Actually, parang cycle lang pala ang relationship. Kasi parang ganun, mag-boyfriend, tapos mag-asawa, eh, inita na naman hanggang magka ng mga kanya-kanyang ugali, hanggang sa wala kayong kuan kundi ipipiliin nyo talaga isa't isa. Pagbalikanan nyo, back to kuan na naman. Yung parang mag-boyfriend, mag-jowa, parang balik ang spark. So ganun lang yun. Basta andun ang number one, ang respect sa relationship. So andun kaming dalawa ni Jace. Wala, yung pagiging negosyante mo na lang, kailan, hanggang kailan mo yung isip na magpalawid na ng business mo? Hanggang sa nabubuhay ako para sa mga anak ko. Kapag pag dumating naman yung time na gusto ko na rin magpahinga, nasa cemetery. Siya lang. Hindi, wag magpahinga. Siyempre, hindi, mag-stop ka na. Bigay mo na din sa mga anak mo yung mga tungkulin. Pero hanggang sa may kalakas ka, kasi ngayon kasi iba na kasi pag maging magulang ka, totoo yung sinasabi ng mama ko na hindi ka titigil hanggat hindi mo mabibigay sa kanila. Pero with, moderately, kasi pag sobra din, sila din ang mahihirapan. So, aside from outlet ng Adobo Connection, ano pa ibang businesses natin? Thank you nga kayo naman mga magsabi ko. Pero, I mean, hindi naman yung parang, siyempre sa Jensen, meron din kami mga parang truck-truck doon na parang pinaparent, tapos meron ding parang van na pinaparent, para kapag ayoko naman, hindi mo naman din sinasabi yung dapat. Yung restaurant natuloy ba? Yung restaurant doon, dahil nga may Adobo Connection na, bahay na yan. Yung restaurant kasi doon, parang nagkaroon ng problem. So, kailangan kasi pag mag-restaurant ka talaga, hands-on ka, andun ka talaga doon. Isa na, nasa Jensen yun. So ito, sobra akong happy na may Adobo Connection kasi food din yun sa Jensen na wala na yun. Ito na ako sa Adobo Connection. So, ngayon talaga, ang meron kang may outlet ng Adobo Connection. Yes. Saan yung outlet mo ulit, Soria? Yung talagang physical na, na gumagana na, lumilipas na. Actually, ang pinag-iisipan, pinag-iisipan, kasi dapat sa Jensen last year. Kasi last year, bago lang naman talaga ako, last year, pinasunod ang mall dahil sa earthquake. So, parang pinag-iisipan pa. And pero ito nga, sa may Fairview at saka dito sa Robinson's Magnolia. Planning pa lang, wala pa. Oo, pero malapit na kasi pinag, kumbaga mga, kuan na lang, mga first signature na lang. Thank you, Lord. Thank you.